sa mga highlights ng ating experience sa 2016 Summer Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil, ay na magtagumpay ang isang atletang Pinoy sa 53-kilogram division at nadeklara siyang silver medalist. Ang atletang yon ay isa na sa mga tinuturing nating bagong bayani at babae siya. Yee-hee! We're lucky to have her with us, our Mars of the Hour, Olympic silver medalist, Heidelyn Diaz. Yay! Good evening, Mars! Good evening, Mars. Good evening, Camille and Mars Susie. Yeah. Mars, yung una kong tanong, ilang set yung ganito mong damit? Dahil every time nakita ito, laging yun yung suot mo. Nasa tatlo po ata. Kasi iba binibigay ko eh. So, in a harbor? Opo, in a harbor. Kailangan, syempre, may mga nanghihingi ng remembrance. Of course, Mars. Abang mo sa eBay yan, Mars. Correct. Uy, congrats nga pala dahil ginawaran ka, syempre, ng parangal ng Philippine Air Force. Ano nangyari no, nung moment na yun? Binigyan nila ako ng... naging kasi airwoman second class ako, so yung one rank higher binigyan nila. First class na siya. Yes. Congrats, Mars! Ayan. Una, paano mo, ano yung unang-una mong naramdaman nung nalaman mo na nanalo ka ng silver? Sobrang saya. Hindi kasi unexpected yung pangyayari. Kasi gusto ko silver, bronze lang. Mm. Yun yung parang goal mo. Yung goal sana. Ko, bronze lang. Kaso binigay ni God sa akin silver. So sabi ko, Lord, ang bait mo. Grabe. Kakaiba siya. Kakaiba. Bakit sa lahat ng sport, ito yung nagustuhan mong gawin? Kasi masaya. Masaya. Saka challenging ang weightlifting. Sobra. Mm-hmm. Saka... weightlifting kasi sa ibang sports, basketball, medyo mahina ako sa mga siko-siko. Oh. Then, volleyball, masakit dito. Oh. Tapos sa badminton, ang reaction ko naman mahina. So, sabi ko, weightlifting. At saka ito kasi, ikaw lang eh. Opo, ikaw lang. Ako wala lang. Ang ibang aasahan. It's just you and everything is just basically about you. Ikaw lang iisipin mo din. Gano'ng katagal ang training, ang paghahanda? Or did you start very early? Tapos naisip mo na sige, sa panahong to, sa 2016, sasali ako. Nag-start ako 11 years old. Dati, parang na-curious lang ako sa mga pinsan kong nagbubuhat. Balik kahoy lang sila dati nagkakana, nag-snatch, technique lang. Tapos na-curious ako. Sabi ko, ano to? Hanggang sa naging interested ako sa weightlifting. Oo. Yung impression ko dun sa mga weightlifters, sobrang laki ng katawan, putok-putok yung muscle. Hindi pala necessary. Hindi po. Uh-huh. Ang weightlifting, technique talaga and power. Galing! So next time na mag-o-Olympics, sasali ka pa ulit? Pwede gusto pa? Gusto ko. Gusto kong sumali sa Tokyo 2020. Mukhang dapat eh. Panoorin ka namin ni Mars. Yeah! Ah! Mars! Go Mars ID! Yes! Mars! Nagpa-practice na kami ng cheer namin ngayon pa lang. Gano'ng kahirap yung journey nga pala nung nagsimula nag-umpisa ka in terms of siguro support or encouragement ng mga kasamahan mo? Mahirap siya kasi along the way, kasi nag 2008, 2012 ako na Olympics. Pero itong journey 2016 ang pinakamahirap kasi nung 2014, nagsimula nang mag-injury. Tapos natanggal yung former coach ko. Oh. Tapos hindi na nakapaglaro sa mga iba't ibang laro. Asian Games, World Championship, sabi ko wala na to, wala nang... Tapos Olympics. Silver. Grabe siya. Okay. Future plans? Mag-aaral ako. Then, pagsabayin ko ang training ko para sa Tokyo 2020. Gano'n ka, ano nga pa, kadalas ang training? Every day. Kailangan. Well, good luck sa'yo, syempre, sa iyong ano pa, mga dreams pa na ma-achieve para sa ating bansa, para sa sarili mo, sa personal life mo, yes, sa iyong pag-aaral. Good luck. Good luck. Thank you.